Hi everyone, welcome back to my channel and the Liza Simply. And yeah, hindi pa talaga ako nakatulog guys, nagising ako bigla. Part 5. Ang ingay ng pusa. Part 5 tayo guys, kay Michelle and Tekla issue. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Saan pa ba ang panig kayo? Ngayon guys, sa part 5 guys, actually i-share ko muna itong nagbigay ng pahayag si Tekla sa GMA7. Nagsalita na siya tungkol sa issue na sinasabi ni Michelle doon kay Idol Rafi Tolfo. Pakinggan natin guys. Nga sa tamang katinuan pa naman ako. Hindi ko magagawa yan. Michelle, patang na loob. May anak akong babae, Michelle. Si Ira. May mga kapatid akong babae. May mga pamilya. Mahirap lang kami, Michelle. Sa bukit, alam mo ang background ng family ko. And then guys, ayan. Inabato mo ako ng issue na inipilit kita sa ganyang bagay. Usapin niya, Michelle. Usapin ang pamilya yan. Isang napaka-sensitibong usapin niya, Michelle. Sana man lang, nag-isip ka. Pinag-isipan mo kung ano ang maapektuhan. True. Para sa inyo lahat. Ito pa guys. Anytime, hindi na lang. Parte ng pagsasama natin yan, Michelle, na pinagkakaito sa akin. Ginagawa mo kung tanga at imawa dyan. Yun ang totoo. Yun ang ginagawa ko. Sila nag-a-adjust ako. Grabe. Kasi, siya pa nag-a-adjust ah. Nanay ka ng anak ko eh. At minahal talaga yan ng gusto si ano. Hindi rin ang totoo na ginagutom ni Tekla ang kanyang pamilya ni Michelle. Kayo pinapangutuman. Alam mo yan. Alam nyo yan, Shabby. Alam nyo yan, Enrico, lahat. Naglaan pa ako ng GCash para sa inyo lahat. Na para anytime hindi nalalabas dahil pandemic. Akalaan nyo yun. May GCash pa. Lahat ay, kumbaga, binigay na ni Tekla lahat. At ito pa guys ha. Ito ngayon, yung kaibigan ni Michelle, nagsalita doon kay Ida Rafi Tolfo. Sinabi rin niya doon na yung kapatid ni Michelle nakasama nila doon sa kondo nila ni Tekla, may limang anak. Ang asawa noon nakulong dahil sa droga din. So ang bumubuhay doon, si Tekla din daw. So imagine niyo guys, lahat doon kay Tekla. Tapos sasabihin nila, ginagutom sa Tekla, ang tabak-tabang anong babae na yun, yung kapatid ni Tekla. Siya pa yung nagsalita na, ginagutom kami, ultimo, ganyan, bla bla bla, chuchuchu. Basta nakakaano din guys, ang sa akin lang naman kung may issue na gano'n na inaano si Tekla, yun nga, yun yung sabi ko nung unang reaction ko. Dapat dati pa, humiwalay na siya. Diba? Humiwalay na siya dati pa. Ibig sabihin hindi na siya nagtiis ng gano'ng katagal. Kasi hindi niya kaya eh. Basta ang guys, hindi kasi pwede mag-ano din si Tekla din daw magsalita dahil nga kakapipera mo pa lang niya doon sa GMA. So, kapapasok ko lang kasi niya doon. Subuka mahirap din sa sitwasyon niya. Kaya, ayun, parang ang ipit na ipit talaga. Tapos ngayon, magpapalay detector test at mapag-drug test yung si Michelle at saka yung kapatid ni Michelle, pati yung kaibigan ni Michelle na nagsalita kanina. So yun, so para mapatunayan kasi yun ay request ng mga netizen na magpa-drug test. So iwan sa anahantong, so sana maging maayos talaga ang lahat kasi kawawa talaga. Lahat sila kawawa, pati yung bata maging kawawa kasi nga maliit pa yung bata wala pang ilang buwan pa lang yun. Tsaka tingin ko talaga opinion ko lang guys ha. Kasi may bangko na raw yung bata ang dami nagbibigay ng donations doon. So, kasi ang pag naghiwalay sila ni Tekla, ang kustudiya ng bata ay doon kay Michelle. So, diba? Hindi na alam, diba? Ganun lang yung ano ko. Ano lang yun? Sinabi ko lang din yun. Dahil nga unang-una lang din, sinabi ko na, sasabihin ko ulit, nahingi siya ng pang-umpisa kay Tekla, walang ibigay si Tekla.
Kaya ayan ang nangyari. Diba? So, basta at aantay lang din natin guys kung ano ang mangyari kasi mahirap din kasi. Basta ang hirap ng ano. Kasi ang mga tao eh, lahat ay ano. May iba nang babash at tikla. Pero mas marami ang nang ano kay Michelle. Sana tumigil na rin ano. Yun. Ay, basta ang hirap mag-ano guys. So, ang hirap mag, basta ako ano, wala muna sa ngayon, pero, dun pa rin ako sa ano. Wala muna sa ngayon, pero, parang ano ako guys, katekla muna ako. Wala daw, pero kay Tekla. Kasi ano eh, ginagawa ni Tekla ang lahat eh, para sa pamilya ni babae eh. Tapos, ganito ang gagawin. Kung ano mang kahinat na ng drug test, nandoon na tayo. Kung 1 year na silang huminto, malinis na yun. Baka wala na sigurong ano yun. Wala nang bakat na ano yun. Malinis na yun. So, titingnan natin guys kung ano talagang ano. Ano talaga yung... At sana matigil na talaga kasi ano eh, kaumpisa pa ng work ni Tekla. Tsaka, marami din na hindi nakagusto kay Tekla. Nandun na tayo. Oo. Marami din nang babash kay Tekla. Marami din nang babash kay Michelle. Pero, sana maging okay ang lahat guys. Maging okay ang lahat. At, may karugtong pa ito guys, may part ano pa ito, may part 6 pa ito. So abangan natin yung guys. So yun lang yung aking maging reaction na ang sabi doon sa kaibigan ni Michelle na huwag niyong i-bash si Tekla at huwag i-bash si Michelle dahil si Tekla din malaki din ang itulong niya doon sa kila ni Michelle dahil siya nga ang umano sumalo sa lahat doon lalo na sa anak ng kapatid ni Michelle. O diba? Ganun lang yun. So yun lang yung aking ma-share na wag naman natin tingnan yung kung sakasakaling may nagawa man si Tekla na hindi maganda, wag naman natin tingnan sa ganung bagay. Bagkus tingnan natin yung malaking kabuuan ng nagawa niya sa pamilya natin. Wag natin tingnan pukit nagkamali siya sa malit na bagay lang ganun agad yung gagawin natin. Buhos agad yung galit natin sa kanya. Wag naman ganun. Tingnan naman din natin yung ito yung nagawa niya, ito yung nagawa niya para sa pamilya ko, ito yung nagawa niya para sa mga anak ko, ito yung nagawa niya para sa mga magulang ko, ito yung nagawa niya para sa mga kapatid ko. Dapat ganun din tayo, di ba? So, wag naman sanang isang beses lang, nakailang beses lang na ano, palagay natin hindi na pagbigyan or hindi na ano, nagagalit agad or, di ba? Basta, anong-ano guys, sa akin lang, sana mag-ano na sila, mag-peace na silang dalawa para walang problema, para din sa anak nilang dalawa ito. So, peace. Para masaya na kasi magpapasko pa man din guys. So si Tekla pa man din mahal na siya ng Tekla. Mahal talaga siya ng Tekla. So may nakita rin akong ano na post ni Tekla. Pero matagal na rin yun. Nagla-live siya. Yun nga. Basta yun na yun guys. Next time na lang ulit guys. Mag-react ulit tayo ulit sa susunod guys kung ano talaga mangyari. So thank you for watching. Bye. Yun lang yung aking reaction guys. Sana peace na. Peace. Oh, thank you. Bye.